Hindi na nakaporma ang suspect na si Ulysses Barcial ng posasa ng mga tauan ng QCPD Station 6 sa isang restaurant sa Cubao, Quezon City. Panay pa ang tanggi ng suspect, pero dahil hawak na niya ang marked money na kalahating milyong piso ang alaga, hindi na siya nangatwiran sa mga pulis. Kalahating milyong piso ang hiningi ni Barcial sa kausap na biktima ang gusto sanang magpatayo ng gasolinahan. Nagpakilala si Barcial na kinatawan ng isang kumpanya ng langis. Naon na rito ay nakapaglabas na ng post-dated check ang biktima na nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Kwento ni Romeo Makauba, nainganyo daw siya dahil sa ipinakitang mga dokumento na ang suspect daw mismo ang may hawak ng proyekto. Kabilang ang 2 billion peso project, mga mall at iba pang gasolinaan na karami ay sa Davao raw itinayo. Ipinapasok na yung mga fake na dokumento na magandang layunin ng Pangulo ay sila sabayan niya ng panloloko ay siya daw ang katiwala o trustee sa mga project na pumapasok dito sa Pilipinas. Bukod kay Makauba, ay may dalawa pang complainant na naloko raw ni Barcial at nakunan umano ng milyong piso. Nakakabahala yung ganito mga pangyayari na despite na maganda yung programa ng ating Pangulo, ay may gumagamit pa rin sa pangalan ng Pangulo sa panluloko. Sasampahan si Barcial ng large-scale staffa. No, kaya tayo nananawagan sa ating mga kababayan na maaring naging biktima na ng taong ito ay magpunta lang dito sa Police Station 6 at mag-file ng appropriate charges against sa suspect na ito. Inamin ng suspect na ang hiningi niyang paunang bayad ay tongpats daw sa pagproseso sa mga dokumento. Yan siyempre sa mga tao, sir, na natutulong, sir, doon. Na pag, para mapabilis. Yan, sir, yung proseso. Ay di, papadulas nga, tongpats nga. Parang ganun na nga, sir, padulas. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Horas.